guys, welcome to my YouTube channel. At ngayon, ang topic natin ay kung paano maiwasan ni baby ang rashes. So, mami tips na naman tayo today. Kapag nagkaka-rashes ang baby natin, guys, hindi natin alam kung gaano kasakit yung nararamdaman nila. Nagiging irritable siya, sila mga mami. Kaya, kailangan bantayan natin, iwasan natin kung maaari lang na magkaroon sila ng rashes kasi nakawawa sila, maging irritable yung pagtulog nila, pati na yung buong araw nila hindi maganda yung flow kasi mahapde ang rashes. So ang para sa akin ng pedyo ng baby ko, guys, mga mami, wag ko raw lalagyan ng petroleum jelly kasi yung petroleum jelly mainit siya pag inapply mo sa skin, so yung nararamdaman nilang sakit parang mas lalong makakadagdag lang ng irritable nila yung petroleum jelly. So yun, mas lalo lang makakaramdam yung baby nyo ng hapde dahil nga mainit po yung petroleum jelly kapag ini-apply sa skin, lalo na sa mga baby. So, meron akong ginagamit, guys, na effective siya. Inuulit ko, hindi po ako nabayaran ng mga products na ito. Personal ko po itong ginagamit. Ito siya, guys. Calmoseptin. Ayan. Nabibili siya sa mga drugstore. At mura lang siya. 26 pesos lang po siya. Isang sachet. Nakalagay dito, guys, na multi-purpose ointment siya. Kasi ginagamit siya. It helps promote healing of skin irritations from urine, diarrhea, perspiration, mga sugat, impetigo, diaper rash, mga minor burns, cuts, chapping, itching, at marami pang iba, guys. Pati na rin yung mga fungal infection kaya niya. Pati na rin ang bungang araw. Maganda siya, guys, kasi yun yung ginagamit ko sa baby ko. Napanganay. Hanggang ngayon, ito pa rin yung ginagamit ko. Pag gagamitin nyo to sa baby nyo, guys, huwag nyo damihan masyado kasi mas sensitive yung skin ng mga baby. Konting lagay lang, tapos apply nyo lang, yung manipis lang siya, guys. So ito, guys, nandito yung directions niya. Pwede siyang gamitin 2 to 4 times daily. Ito ginagamit ko siya pag kinagat ng langgam yung baby ko. Syempre na namumula siya. So pag a-applyin ko nito, dalawang beses ko lang siya ina-applyan ng Calmoseptin. So after kong applyan, siguro mga 2 days, 3 days, okay na siya. Sa diaper rash naman, okay na okay din siya, guys. Ito din yung tinuro sa akin ng bilas kong nurse. Kasi ito yung ginagamit niya. Shout out kay Ate Dawn na hello po. Ito yung tinuro niya sa akin. Ito din yung tinuro niya. Tsaka tinanong ko rin po ito sa pedya ng anak ko, guys. Maganda nga talaga siyang gamitin. At tsaka pasok sa budget nating mga mami. So, yun, guys. Meron pa akong isang ginagamit. Meron din isa akong discarte. Sa panahon kasi natin yan, kailangan na din natin maging practical. So, dun tayo sa tipid, make sure na okay naman si baby sa ginagawa nating pagiging practical. Instead na gumagamit ako, guys, ng diaper sa umaga, ang ginagawa ko, gumagamit ako ng washable diaper. Meron ako dito, guys. Ito. Ito siya. Washable siya. Meron siyang pads. Ayan, may pads. Papakita ko sa inyo, guys, kung paano siya gamitin. Yung mga hindi pa po nakakaalam nito, guys, meron na bibili sa department store. Punta lang kayo dun, guys, tanungin nyo. Pero ang merong ganito yung baby ko, meron siyang 7 ganito. Pero ang pinaka-favorite kong gamitin para sa kanya, itong brand na to, Babyleaf. Kasi mas maganda siya kaysa sa ibang brand. Kasi, guys, eto, may packet siya dito. May packet dito. I-insert mo yung pad. Itong pad na ginagamit ko, guys, hindi siya yung parang panyo lang na pag binasa mo, madali nang tumagos. Hindi. Iba yung pad nito. Kaya eto yung favorite ko. Yan, insert mo siya sa packet, guys. Ganyan. Tapos aayusin mo lang. Ayan. May mga makikita kayo dito, guys, na parang mga botones.
eto, dito mo i-adjust. Kung baby pa yung gagamit, pag nasa mga 3 months pa lang, may adjust siya dito, pang-adjust para hindi maluwag sa baby. So ngayon, 7 months na yung baby ko, nandito na kami sa ikalawang botones. Magigamit mo siya, guys, kahit na dumating yung time na kailangan pa ng baby mo ng mag-diaper at the age of 2 to 3, pwedeng-pwede to siya, guys. Antiped, kasi sa maghapon, tatlong washable diaper ang nagagamit namin ni Bibi. Pinagpapalit-palit ko yon. Then, after na nalabhan ko siya, yan, ito siya, guys. Maganda siya. Promise. Ang tips ko, guys, paggagamit kayo nito, at challenging lang kasi dito, pag nagpupo si Bibi, lalabhan mo siya, kailangan mo siyang labhan. So, may mga mancha dito na mahirap tanggalin. So, ang ginagawa ko, pag lalabhan ko siya, nilalagyan ko ng sabong mabango. And ipababad ko lang siya ng mga 5 minutes. After nun, kukuskusin ko na siya, guys. Tanggal. Walang matitirang stinks dyan sa washable diaper ng baby natin. So, kung yung mga nagtatanong, guys, kung madali bang ito magusto, waterproof siya, guys. Waterproof. Maganda. Pero kung puno na siya, may mga times din na nagli-leak siya, pero hindi ganun kadalas na mag-leak tong washable diaper na to. Ito, guys. Babyliff ang brand niya. Yung mga iba kasi nabibili ngayon, guys, katulad ng ibang nabili ko, wala siyang pocket. Ipapatong mo lang siya dito sa diaper. So, may mga instances na umuusod yung pads. Gumagalaw-galaw yung pads. Kaya mas maganda to. Itong may pocket. So, yung diaper ni Bibi na binibili ko na 24 pieces, ang tagal niya bago maubos. Gagamitan ko lang si Bibi ng pag morning, guys, ang ginagawa ko, hindi ko muna nilalagyan ng diaper si Bibi kasi nababad yung skin niya. Magdamag na naka-diaper. So, ang ginagawa ko pag umaga, tinatanggal ko muna yung diaper niya. Hinahayaan ko lang kahit na makaihi siya dyan. After niya maligo, yun, gagamitin ko na tong washable diaper na to. Tapos, pag may pupuntahan kami, gagamitan ko siya ng disposable na diaper para hindi masyadong nabababad yung skin ni baby sa ihi. Kasi doon nag-uumpisa yung rashes. So, yun, mga mami. Eto, nung binili ko po siya, nasa 800 pesos, isa. Ito, Babyliff brand. Pero ngayon may mga nabibili na sa department store. Nung last week, nagtingin ako, 300 pesos na lang po siya. Or meron pang ibang sale na 250 pesos ang isa. So, check nyo na lang, guys, kung maganda din yung klase niya. Para hindi kayo magsisi pag binili ninyo. Dahil ang bilis din lang pala mabasa. Ganun. So, yun, mga mami, sana nakatulong yung tips ko para maiwasan yung rashes ni baby. Thank you, and don't forget to subscribe my channel. Thank you, mga mami.